Good day, Kavibaw, and welcome to our Learn at Home Facebook Live. For the discussion today, the topic will be on Bakit parang ako ang naka-enroll? A Working Parent Survival Guide to Blended Learning. Before we begin, take note of the following reminders. Make sure you're registered to the webinar to have your e-certificate of participation. Visit certificate.vibalgroup.com to generate your proof of attendance. Share the video using hashtag LearnAs1PH as our official hashtag to our Vibal webinars. Experience learning, Kavibal! And now, to proceed with our webinar this evening, it is my pleasure to introduce to you our distinguished speaker today. Kim Derla is a graduate of Bachelor of Secondary Education major in English in the Polytechnic University of the Philippines. She takes up Master of Arts major in Malikhaing Pagsulat in University of the Philippines. Currently, she teaches English Communication Arts in St. Paul College, Pasig Grade School Department. She has conducted workshops about creative writing, news writing, and feature writing in various public and private schools in Metro Manila. She also dedicates her time in serving at their church in Taytay, Rizal. In her spare time, she maintains her Facebook page and blog, www.kimderla.com. Ladies and gentlemen, let us all welcome Ms. Kim Derla. Thank you, Ms. G, for that humbling introduction. Magandang gabi, mga kavibal. Magandang gabi sa inyo lahat. Unang-una, maraming salamat sa pagtutok sa isa na namang exciting webinar sa gabing ito. So, ang title ng topic natin for tonight is Bakit parang ako ang naka-enroll? A Working Parent Survival Guide to Blended Learning. So again, I am Kim Kimberly Derla and my website is kimderla.com.
So this webinar is for you if basically you want to help your child or your relative to succeed in learning at home. So we only have two agendas for tonight. So the first one is how to manage your pagod and time. And the second one would be how to motivate your child to study. So this short webinar is intended for parents. So we all know that nagsimula na ang klase last October 5 sa mga pampublikong paaralan. And then, nung mga nakaraang buwan din, nagsimula na rin yung klase sa mga private schools. So ngayon, we all have this feeling na, bakit parang ako yung naka-enroll? Bakit parang ako yung mag-aaral, di ba? Ang dami nating nakitang memes sa Facebook na about sa online learning, sa modular learning. Ang dami rin nating nakitang photos, pictures ng mga module ng mga estudyante, no, lately. Tapos meron pang meme talaga, ito talaga yung pinakamabentang meme, no? Yung merong dalawang nanay na talagang seryoso sila sa pagsasagot ng module ng kanilang anak. So, ito pa nga eh, itong mga yung common lines. Mars, nakuha mo na ba yung module? Mare, may message si teacher. So, ganyan. So, ngayong gabi, tutulungan ko kayo kung paano i-manage yung pagtatrabaho sa bahay o pagtatrabaho sa labas ng bahay and at the same time, kung paano natin magpagsasabay-sabay ang pagtatrabaho at ang pagiging nanay at guro sa ating mga anak sa panahong ito. So, nandun na tayo. Hindi nga tayo yung naka-enroll, di ba? Pero mahal mo yung naka-enroll. Tama. So, anak mo man yan, pamangkin, pinsan, di ba? Kinakapatid, or basically, hindi mo kamag-anak. Hindi mo siya, hindi ikaw ang naka-enroll, pero mahal mo sila. Kaya gagawin mo yung lahat, di ba? Para matulungan sila. So, dun ko kayo tutulungan para sa gabing ito. Nandun na nga yung intention natin na tulungan sila na mag-aral sa bahay. Kaya lang, the thing is, nagtatrabaho ka, busy ka rin. So ang next question natin is, paano nga ba tayo makakatulong sa online or modular learning? So bibigyan ko kayo ng pinaka-practical na paraan kung paano gawin itong posible. So maaaring ang mga nakikinig sa webinar na ito ay nakapagsimula na ng klase, maaaring ongoing na rin yung mga pagsasagot ng mga module. Tama po ba? O comment naman kayo if you're doing fine sa pagsasagot ng module. Sa pagtulong sa pagsasagot ng module, di ba? So, yun. Paano nga ba tayo makakatulong sa kanila sa modular learning? So, ito yung basic question. Ito yung most essential question for tonight. How do you manage your pagod? Pagod sa trabaho, pagod sa personal na buhay, 'di ba? Pagod sa pagtuturo sa ating mga anak, 'di ba? Paano natin mamamanage ang pagod sa lahat ng bagay at paano natin mamamanage yung oras natin at the same time? So, unang-una sa lahat, ito yung kadalasang nai-skip ng mga parents online. Pero hindi naman to problema kasi we can always solve this. Number one, the first thing that you should do bago magsimula ang school year o pasukan is explain the situation to your child. Upuan nyo ng one-on-one. Ikaw, magulang, kasama yung mga anak mo. Ikaw, isang guardian, kasama ng mga bata. Ipaliwanag sa kanila kung ano yung mga nangyayari. Ipaliwanag sa kanila ang current events. Ano yung pros and cons ng pandemyang ito. Ano yung mga adjustments na kailangan gawin ng mga mag-aaral na nasa bahay ngayon? Di ba? Ilang buwan na silang nasa bahay. Ano yung mga adjustments na kailangan nilang gawin? And at the same time, ano yung kailangang pananaw nila? Paano mo gustong matingnan nila ang pandemyang ito? So, pag-usapan nyo, paanong ang COVID-19 o ang pandemyang ito, paano ito makakaapekto sa pang-araw-araw nyong pagkilos sa bahay? So, kailangan iwanan one yan. So, ito yung nakakalimutan natin kasi minsan we assume na dahil nababalita na, dahil nasa newsfeed na, dahil lagi namang naririnig at araw-araw na parang nandyan lang, maaaring i-assume natin na alam na ng bata. Pero, mga magulang, kailangan nating ipaalala sa kanila, ipaliwanag sa kanila kung paanong makakaapekto ang sitwasyon in general sa household
sa bahay. Tandaan natin na hindi porket bata sila, hindi na nila kayang maunawaan ng mga bagay-bagay. Dahil ang mga bata rin naman po, they have their own way of understanding things. May sarili silang paraan kung paano i-interpret ang mga bagay-bagay. So bilang magulang, responsibilidad natin na ipaliwanag sa kanila iyon. So number one, ipaliwanag muna ang sitwasyon sa kanila, sa mga bata. Sumunod is maghanda. Hindi naman pag sinabing maghanda sa online learning is gumastos na ng bonggang-bongga. Ano? Pag sinabi nating prepare, pag sinabi nating maghanda, ang ibig sabihin dito, prepare your mindset, prepare your child's mindset, and first, kailangan mo ring ihanda yung mga materials na gagamitin nila before the school week starts. I know, ilang beses nyo na itong narinig sa webinar online. Pero the thing is, nabibigyan ba ng emphasis ang mga sumusunod na pangangailangan? So ito, alam nyo ba, bilang meron akong mga pamangkin, mga pinsan na nag-work from home, na nag-aaral dito sa amin ngayon sa bahay, is hindi ko maiwasan na, dapat pala naghanda kami ng ganito. Dapat pala naglaan kami ng space para sa kanila. May mga ganun palang factor. Pwede pa nating i-improve ito. So ano yung mga kailangan ba talaga nating ihanda? Di bali nakakalimang araw pa lang naman, no, karamihan. Kaya pa nating bumawi. Syempre, nandiyan na yung mga module, yung worksheets at materials. Pero bukod dyan, alam kong alam nyo na yan kasi automatic na yan. Kailangan nating magkaroon ng simpleng checklist para sa ating mga estudyante na nasa bahay. So sa grade school at high school, common sa kanila na meron dapat silang study area. Ito na kasi yung siniset mo yung mood nila para mag-aral, ano? So kailangan, hindi naman kailangan na kwarto, no? Pero ang kailangan, meron silang certain area na kapag nandun sila, ang tanging gagawin lang nila is mag-aral. Kailangan din nila ng school supply, hindi naman kailangan bumili. Basta yung basic, the most essential will do. Pwede yung mga napaglumaan nila na pwede pang magamit. And sa grade school, mga mommy, mga daddy na nakikinig ngayon, titos and titas, kailangan nyo po ng isang envelope kung saan ilalagay lahat ng exercises na ginagawa nila. Kasi di ba may separate na answer sheets ang mga module, merong mga worksheets, di ba? So kailangan ng isang lalagyan for that. And kailangan din nating isort 'yon kasi hihingin 'yan ni teacher at any time. At kung merong online learning or merong synchronous classes ang mga bata, anong gadget ang kanila? So ito nga po ang ito talaga ang number one problema. I mean, lahat siguro alam niyo naman ano, kasi na problema, hindi lahat may gadget, hindi lahat may access sa internet. So, ano yung gagamitin nyo? Ano yung meron kayo para ma-utilize yon? Ano yung gadget na pwede nyong ma-maximize para sa lahat? So, kung afford naman ang gadget para sa isang bata, go. Pero kung hindi, ano yung pinaka-main na gadget nyo para sa lahat ng mga estudyante sa bahay? So, para sa mga high school or senior high school, kailangan na nila maging techie. So, kailangan na nila magkaroon ng sariling flash drive. So, medyo may ang mura ng mga flash drives ngayon, ano? So, bigyan natin sila kasi karamihan sa mga assessments nila, digital na. So, doon nila yun isi-save. Tapos, the good thing is, meron ng mga flash drive na may OTG, na ma-open na sa phone, di ba? Na kahit flash drive, OTG, phone, kaya nang mag-open ng file. So, kung afford, why not go? And then, bigyan natin sila kung kaya naman po natin ng headset and gadget. Para lang maset yung mood na, hoy anak, mag-aaral ka na, ito na yung mga gamit mo. Para may feeling yung bata na, oh talaga, online learning, online classes are approaching. Diba? So number three is, present their daily and weekly schedule and routine. So alam kong narinig nyo na rin to, pero isa-isahin natin. Ano nga ba ang weekly schedule? Ano yung checklist for the week? Ano ba yung mga gusto nyong magawa nila sa bahay? Kasi imagine the situation, nagtatrabaho kayo and mas mahaba yung oras na nasa labas kayo. So maganda na i-establish natin na alam ng mga anak natin, alam ng mga anak ninyo, estudyante sa bahay, kung ano yung dapat nilang gawin sa ganitong araw, sa ganitong oras, at sa ganitong pagkakataon. So kailangan ipaliwanag sa kanila yon.
kailangan din i-establish yung routine. So, bibigyan ko kayo ng example. So, halimbawa, ito ang isang sample schedule na pang-araw-araw. So, halimbawa, pwede niyong sabihan yung student na, Be, kailangan alas 7, bumangon ka na hanggang alas 8. Ito yung isang buong oras na pwede ka nang magmuta-muta, mag-stretch-stretch, mag-scroll ng Facebook, kung meron na siyang ganong capability, Basta ipaliwanag na, anak, from 7 o'clock to 8 a.m., dapat maging ready ka na sa school, sa bahay. Learn at home sa bahay. So, sumunod is, pagdating ng alas 8, dapat nakikita na kitang nag-aaral. So, kailangan ipaliwanag nyo. From 8 a.m. to 9 a.m., ito yung subject na aaralin mo. From 9 a.m. to 10 a.m., ito naman yung susunod na subject na aaralin mo. From 10 a.m. to 10:30, dito ka lang pwedeng kumain ng marami, ng snacks. Pwede naman siyang uminom ng tubig in between. So, from 10:30 to 11:30, pangatlong subject, dapat dun mo aaralin. Para pagdating ng 11:30 onwards, yun na yung lunch mo and your free time. So, bakit umaga yung ginamit kong schedule? Mas madali kasing mag-aral kapag umaga kasi ito yung, kasi galing siya sa pagtulog. Alam niyo yun, mas madaling umabsorb yung utak ng bata kapag umaga. Lahat maaaral niya ng mas madali. Kumpara sa hapon, Pero hindi ko naman sinasabing hindi naman tututo pag hapon. Pero kung meron kang choice na pag-aralin siya on her own, piliin natin yung mas maaga. But then again, depende pa rin yan sa bata. Ito lamang ay isang example na pwede niyong gamitin. Sa isang public school, ang ginawa naman nila sa isang araw, isang subject lang. Okay din po yun. Ang weekly schedule or daily schedule ay maaaring ibigay na ng eskwelahan. So, anong gagawin nyo? Kung meron na pong schedule na binigay ang school o ang kanilang paaralan, i-print ito kung kaya o kopyahin at i-post malapit sa study area ng bata. Para araw-araw niyang makikita kung ano yung dapat niyang gawin sa araw at oras na yon. So, dapat nating gawing visual. Mas maraming visual learners ngayon. So, kung kayang i-print, kung kayang isulat, ganun po yung gawin natin. Then, i-post natin sa kung saan malapit sa kanila. Gusto nyo yun sa tabi ng kama nila sa pagtulog, nakalagay yung schedule. Pero kung ako po sa inyo talaga, I strongly recommend, bigyan nyo sila ng oras na kung kailan dapat sila gigising. Kasi alam naman natin na sa buong araw, hindi lang naman sila mag-aaral, di ba? Nandyan pa yung mga trabaho sa bahay, kailangan pa nilang maghugas ng pinggan, maglinis, magwalis, di ba? So, ganun. Siksik natin yung mga household chores in between. So, ito naman yung sample weekend schedule. Mamaya, i-elaborate ko. Bakit nasa Saturday yung review the modules or worksheets na natapos? So, balikan natin. For example, yung Monday is yung araw na pagkuha ng module sa school. Then, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ito yung mga araw na kung kailan sasagutan yung mga nakuhang module. So, ang sitwasyon nga ay may trabaho ka from Monday to Friday. Ngayon, when is the best time para checkan mo or i-review mo yung mga module? So, the best time would be during your rest day, kung kailan yung off mo from work. So, usually, Saturday and Sunday yung off ng mga parents mula sa trabaho. Kung ayan po yung day off nyo or rest day, maaaring maglaan ng isang araw para i-review yung mga nasagutan ng worksheets ng mga anak nyo. Tapos, kapag tapos na lahat for that week, pwede natin silang rewardan using na simplest form of happiness ng mga bata. Example, gadgets time, pwede na silang manood ng YouTube, ganyan, mag-TikTok unlimited, only if pagtapos na sila. So, Sunday naman, pwede rin kayong gumawa ng schedule or routine. Pwedeng mag-attend ng mass or ng church, kumain ng lunch together, watch movie together. Kasi para hindi po tayo ma-burnout sa mga online classes, para hindi tayo ma-burden masyado ng mga gawain sa school ng mga anak natin, magkaroon tayo ng araw na pwedeng i-look forward. So halimbawa, Saturday or Sunday. So pwede rin tayong magbigay ng checklist sa mga anak natin. For example, Inday, from Monday to Friday or Saturday, ito yung gusto kong mangyari. Natapos mo na ba yung module mo? Pagtapos na niya, check.
Napasa mo na ba yung mga answer sheets or worksheets? Check. Naka-attend ka ba sa online or synchronous classes? Check. Nagtanong ka ba sa akin ng mga topic na nahihirapan ka? Check. So, bigyan nyo sila ng ganyang goal para naman mas directed yung pag-aaral nila. Kasi the thing is, kapag pinabayaan lang natin yung module, ayan na yung module, sagutan mong lahat, or ako na lang yung sasagot ng module, mawawala yung ano yun, yung sense of responsibility sa mga kamay ng estudyante. So, mga magulang na nakikinig po ngayon, again, let me remind you, hindi po tayo yung naka-enroll, yung mga anak po natin. Tayo po ay facilitator lamang ng learning. Number 4, katulad nga ng sinabi ko, set their goals for the week. Ano yung gusto mong mangyari sa kanila? Pero remember, kapag nagsiset po tayo ng goals para sa ating mga anak, dapat smart. So, i-emphasize natin yung specific and measurable goal. Anak, ha, you need to wake up at 7 a.m. Dapat alas 8 pa lang ng umaga, nag-aaral ka na. Tapos, pwede nyo siyang i-remind na lahat ng school works, gawin mo ng Monday hanggang Friday. Para sa Saturday, check-checkan ko na lang, tapos i-review ko yung mga sagot mo. Tapos, kung meron kang tanong o paglilinaw, pwedeng gawin within Monday to Friday. Tapos, pwede mo siyang sabihan na, anak, from Monday to Friday, dapat tapos ka na sa mga kailangan within that week. So, ito na nga yung sitwasyon, ano? Kaya nagbuo ang webinar na ito kasi nga ang challenge is, may trabaho ka, paano mo matutulungan yung mga estudyante sa bahay? Ganito, identify your free time to check their modules or worksheets. Kailan ka free na mag-check? For example, ako, ang trabaho ko is from 7 o'clock to 5 p.m. Kailan yung free time ko para mag-check o para sumagot ng mga tanong ng anak ko tungkol sa mga module? Tuwing gabi ba? Pwede mo ba silang i-inform na, anak, kapag may hindi ka maintindihan, pwede mo sa akin itanong ng gantong oras pagka-uwi ko? So, ganon. Kasi guys, kapag na-establish nyo na yung routine nila sa umaga, kahit wala kayo sa bahay, gagawin at gagawin na nila yon. Pag na-establish nyo na yung routine, nabigyan nyo sila ng schedule, nabigyan nyo sila ng checklist for the day, for the week, pag uwi mo galing work, or kung nasa bahay ka nagwo-work, konti na lang yung ituturo mo, no? Talagang facilitator ka lang ng learning at hindi ikaw ang naka-enroll. So, number 6, maximize your free day. So, nabanggit ko nga kanina, tuwing kailan ka free, tuwing kailan ang rest day mo. Kasi, gamitin mo yung araw na yon para ma-review yung modules nila, para mag-check ng answer, at ipaliwanag ang most essential skill for the week. Para sa mga parents na nakikinig na yon, na-trim down na ng DepEd yung mga essential skills na kailangan. So, medyo mas hinighlight yung mga essential lamang. So, yun yung ituro natin sa ating mga anak for that day, for that week. Ngayon, ang tanong is, Teacher Kim, paano kapag hindi ko alam yung sagot sa tanong ng anak ko about the module? Paano kapag hindi ko alam ipaliwanag yung topic? Ang pwede mong gawin ay ito. Una, pwede kang mag-message sa subject teacher. Kasi magkakaroon kayo ng groups, 'di ba, sa Facebook or sa iba pang platform. Magtanong sa teacher na nasa loob lang ng working hours nila. Pangalawa, kung hindi pa ma-reach si teacher, kasi syempre, 'di ba, kailangan din ni teacher ng pahinga, do a quick research. Ngayon, kung hindi pa rin talaga madaan sa research, magtanong sa ibang magulang. Ngayon, kung hindi pa rin talaga kaya dahil walang internet, walang access sa pagko-communicate, magtanong sa mga learning facilitators ng community. At sa huli, para ma-survive ang blended learning, schedule a day to bond with your family. Sabi ko nga kanina, bigyan mo sila ng araw na gusto nilang i-look forward every week. So ano ba yung mga ano? Ano yung pwede nyong i-reward sa mga students sa bahay at the end of the week? Siyempre, hindi lang naman tayo yung pagod, di ba? Napapagod rin yung mga estudyante. Imagine, from Monday to Friday, nag-aaral din sila, di ba? Marami rin iniisip ang mga bata, no? Valid din naman yung concerns nila. Pagod sila. Ngayon, bigyan nyo sila ng motivation o ano, mga anak, kapag natapos nyo itong week na to successfully sa school, magkakaroon tayo ng movie time. O, di ba? Hindi naman kailangan pumunta sa sinehan kasi sarado pa yung mga sinehan, ano? Pero pwede kayong manood lang sa TV, di ba? As a family. Tapos, pwede rin kayong magkaroon ng family dinner, di ba? Sounds social, pero it may
look social pero hindi naman kailangan gastusan, 'di ba? Alam niyo na nandun lang kayo, gadget free, walang ginagamit na kahit anong device, nagkukwentuhan, authentic relationship sa isa't isa. Or bigyan niyo sila ng simple rewards for the week. So it's up to you. Kung ano yung kaya, kung ano yung bukal sa puso, yun yung pwede nating i-reward sa kanila. So again, paano i-manage yung pagod and time at the same time? Number one, explain the situation to your child. Prepare the materials before the school week or school year starts. Pangalawa, present their schedule, their routine, and their to-do list. Set their goals for the week. Ano yung gusto mong ma-achieve nila? Sumunod, identify your free time as a guardian, as a learning facilitator, kung kailan mo pwedeng i-check or yung mga module nila or worksheet. Sumunod, maximize your free day. Alin sa mga rest day mo yung pwede mong upuan yung mga module nila or yung mga worksheets. And finally, schedule a day to rest and bond as a family. So, hindi natatapos ang araw sa pagsagot ng module ano, sa mga online classes. Huwag natin kalimutan ang magpahinga at magbonding bilang isang pamilya. So ngayon, huwag kakalimutan na magpahinga. Don't forget to rest. Kung meron tayong takeaway sa gabing ito, ito lang yon. Don't forget to rest. So ngayon, maaaring sa mga susunod na araw, medyo tamad-tama rin na or hindi sila motivated, di ba? Medyo challenging na, medyo ano na, no? So paano natin i-motivate yung mga bata para mag-aral? Let us keep on reminding them on or on encouraging them to study for lifelong outcomes. Alam niyo na, yung usual na sinasabi ng mga magulang natin, ng mga lolo at lola noong unang panahon, anak, kaya ka nag-aaral, para sa'yo rin yan, ganyan-ganyan. Pero we can say it na habang nagti-TikTok, and I joke lang po, no? So, i-ano natin, i-present natin sa kanila sa paraang maiintindihan nila. So, pangalawa, let's keep them motivated by making learning fun sa paggamit ng iba pang educational materials. So, pwede tayong pumunta sa vibalgroup.com/learnathome para sa iba pa nilang worksheets na mga supplementary guides na magagamit natin sa ating blended learning. So, tandaan natin, ano, may mga bata na advanced. I mean, above sa level nila, no, na grade level. So, paano kung tapos nadalian sila? So, pwede nyo pa silang bigyan ng supplementary reading, okay? Pwede kayong pumunta, ang daming free sa vibalgroup.com/learnathome. So number three, para hindi sila mapagod tama rin, make your child repeat what he or she has learned. Okay? Paano mo maipapaulit sa bata ang natutunan niya? Pwede kang gumamit ng iba't ibang strategy para ipaulit sa student yung natutunan niya for that day. So for example, nagpapakita ko ngayon ng mga worksheets na pwedeng maging guide. So pwede niya siyang makuha for free again at vivalgroup.com/learnathome. So example, pwede niyo gamitin ang paragraph sandwich or pwede niyo gamitin yung worksheet about cause and effect. So malaking skill ang cause and effect, pero paano natin siya maibababa sa pang-unawa ng bata? So for example, sa social studies, so since natutunan ng bata na ganito, ganyan, ganyan, ano yung magiging effect? So ganun lang yung pwedeng yung pagkwentuhan para ma-feel naman ng bata na, oh wow, meron palang ano, no, may halaga pala, may importance pala yung nababasa ko sa module, hindi pala basta-basta iyon. Pwede ko palang ma-apply sa totoong buhay. And lastly, para ma-survive ng mga students sa bahay ang modular learning, blended learning, or online learning, give them simple rewards at the end of the week. Pwede nyo silang bilhan ng ice candy, ng halo-halo, mga ganyan. Hindi naman kailangan bongga. Ang kailangan ay galing sa puso. So again, how to keep your child motivated? How will you make them survive the blended learning? Encourage them to study for lifelong outcomes. Number two, make learning fun using other educational materials. Number three, make your child repeat what he or she has learned. And lastly, give them simple rewards at the end of the week. So with that, let us be reminded of this sentence. Wow. So alam natin na working and learning from home can be challenging, but it's still possible. Posible, kakayanin, kayang-kaya natin ito, mga fellow
teachers, fellow educators, at sa mga magulang na nakikinig. Para sa mga teacher na magulang din at the same time, sana po may nakuha kayong inputs mula sa maikling webinar na ito. So, maraming salamat sa pakikinig, ano? So please you can follow and like my page Kim Derla, ayan, para sa iba't iba pang contents about life. You can find me online sa kimderla.com. If you want a copy of my presentation, Vibal is going to give it, or kung hindi man, pwede niyo po akong i-email sa aking email para sa kopya ng presentation na ito. So muli, maraming salamat sa mga tumutok sa webinar na ito na may pamagat na Bakit Parang Ako Ang Naka-Enroll? A Working Parent Survival Guide to Blended Learning. Muli, ako si Kim Kimberly Derla at maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Thank you very much, Miss Kim. Do you have any last reminders to our viewers for today po? Okay, bilang sa panghuling message, so katulad nga ng sinabi ko kanina, no, mahirap ang online learning at work from home situation ngayon, pero it's still possible, kaya natin at kakayanin. Dahil hindi man tayo yung naka-enroll, mahal naman natin yung naka-enroll, kaya gagawin natin yung lahat para matulungan sila. Yun lang! There we have it. In behalf of Vibal Group Incorporated, I would like to thank our speaker for today for this very eye-opening, insightful, and practical learning session. It is an honor to have you with us today, ma'am. And to all our Kavibal viewers, all thanks to you for your continuous patronage to our daily learning session. Don't forget to register to get your e-certificate of participation. We encourage you to subscribe and watch on our official Vibal Facebook and YouTube channel. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.